Nagsisimula na ng Cavalry Bar si Light ang unang makukuha dito, targeting, releasing the Tempest of Blades down. TNC will be covering the fences. Sinisirado ang borders ng Omega na hindi mo napapalapitin sa Turtle. Kel VJ will go down. And this third para mas maging madali ang set nila. Pero for TNC, mukhang mag-initiate ulit ng laban, trying to spam Chakno dito on the low ulit with the Thornrose dropping down Tempest of Blades once again. At TNC, pinapalayo ngayon ng Omega para makakuha ng second turtle. Ay, di pa. First turtle, rather. Di talaga. Di pa. Interesting nga yun, no? Hindi kumukuha ng turtle aside ng... Kung sasalubungin dito ang TNC habang kabalik sa base, Jose in trouble. Last hit, hindi nakukonek. Niligtas doon ni Light. Halika dito. Tapon pabalik. 3-0 start para sa TNC. So far, clean yung kanilang pag-take ng mga kills. Tapos, ang kanilang priority ngayon is the farm. Only thing siguro na hindi nila pinaprioritize ngayon is yung gold lane. In fact, si Kelra ay makapag-push sa may bottom lane. There was a time na nagkaroon na clash dun sa may bandang gitna. And Jose actually left etong lane na to. Jose, sinimula ng dalawang pag-initiate dun from Omekel, VJ, and Kelra. Grabe, grabe. Double K! Double K connection. Double K connection. Si Light mukhang aagapan muna. Crafting na ginagawa tong TNC, na kapag ka may link, kinukuha agad nila yung Kufra para kay Light. Pero ngayon, ang kinuha naman nila, Johid. Yep. So, probably, binibet out nila yung Omega para magkaroon ng aggressive teamfight, tapos sila naman yung magkakalma ng onte at magpapanish lang. So, TNC, alam nilang Omega ang meron pagkakataon sa pag-set ng traps. Kumbaga, they're trying to lure them in traps. Speaking of which, nila binalik doon si Chakno. Tatlo ang sumalubong for the tower of TNC. The positioning, nandun pa mismo yung depensa ng TNC. Pero ngayon, sasalubong na rin. Kelra defending the first line of defense for Omega. Kel VJ defending the side. One Abyss Alaro connecting. Hindi tumama doon. Kelra on the brush. Walang nag-check. Trying to wait on the opportunity. Medyo hinati. Kelra in trouble habang papalayo na rin. Dalawa yon. So, naging magandang depensa to. Nag-in and out spamming lang habang hinihintay nila palabas yung turtle. Binabasa lang nila kung saan papunta. Na hindi nakakasyado nakakalaban ng Ling. Kapag tinanggal mo yung purple buff niya, napakalaking cut yon sa capability niya lumaban. And tatandaan nyo, energy-based heroes usually talagang nakarely sila sa purple. Sobrang tagal nilang hindi kumukuha ng turtle. Kaya no, magiging lord na yung turtle. So we only have two turtles in this game. Both belonging sa side ng Omega. At kung papansinin eh, unti-unti na nagkaka-item sa OMG. OMG, Chakno binalik sa gitna doon. TNC will be initiating this attack. Chakno down Light with an exchange. Keller with a double gear taking down Pigat as well. Habang sisimulan nilang paghuli dito kay Trimmer na hindi na makabalik. Pero mas makunat pa rin ng depensa ngayon ng TNC with two towers, sisimulan pa rin ang pag-extend ng Omega. Binabantayan ng kada galaw ng TNC. Pero, there's already two towers. So, this is probably OMG's take para gawin yung pag-take ng Lord. Remember, 12 minutes into the game, this is a Luminous Lord. This is a level 2 Lord. Pero doon nakikita mo si Kelra, non-stop aggression. Tinanggal niya sa mapa si Pigad. Grabe. Focused on taking down sa isang tao na pwede makapag-burst or makapag-contest sa kanila sa Lord na ito. Binabalansi pero hindi na makakalis. 3 Martizi locked in sa pader. Nako, kinuha ni Kel VJ. Sasalubong ba si Light? Pero ang TNC nagiging maingat pero napapaalis ngayon. The zone out mismo ang TNC sa pagkuha doon ng Lord. Habang ngayon, didiretsoy na nila ang pagpunta dito sa base. And syempre sa linya, now TNC, chew on the low. Habang nilabas na rin ang pagkuha or pag-knockout doon ng kill, pero nalapag lang doon ni Pigad yung kanyang bayong, pero so... I mean, that is so amazing para sa side ng Omega kasi ngayon ay confident na si Kelra. Kelra is activated. Oo. Ang yaman niya. Pasiko po, manager. Good day. Good day sa'yo, man. Pasiko po. Ayun, habang ang Omega trying to compress down the map control of TNC. Papasok na Luminous Lord, sabay basag, sabay sipa. Light didepensa andito, iniilawan ang pwedeng daan ng Omega. Habang ngayon, on the low na rin si Pigad, on target si Kel VJ. Sinimulan pa ulit ng pagbasag doon. Kaso, nakikita natin sa top lane also, mismo si Kelra trying to just split everything. Omega doing... ng brute force breastplate, tas war axe, ang dami mong panghabol. In fact, ito na nga, gumugaw na siya sa may mid lane. Uy!
Grabe ang confidence ngayon. Oh, killing spree down for KelVJ. Approaching one more. KelVJ isa pa. Three Martizi going down the low. Slicing in with that Thorn Rose. Pinapaalis nila with the spam sa binibigay ni Omega. Now they're trying to break in. Oh, ayan na si Chuck News. Sinimula ng pag-ikot. Rolling in the deep na rin ba? Pero si Three Martizi sumugod. Oh! Aligod! Mismo si Kelwa dropping down. Grabe yung aggression na binibigay ng Omega. Mismo si Kosei. Chini-check na lang kung saan pwede sumunod ng reinforce. Target system ngayon ng Omega is really on point. Precision talaga. Oh! Two-man knock-up jab. In, jab out. Suntok. Pero grabe, hindi na kinaya. Pero that was a good play there, just trying to sustain. Pero it was a diversion na siniset up mismo ni Omega just to camp in this second Luminous Lord. Pero ngayon ng Omega nakabantay. Meron dalawa sa taas, meron dalawa sa ilalim. Si 3 Martizi hinaharangan first. Si Chakno rin. Oh, Eto Max goes down. Habang ang Omega pinapakila. Oh! Balik! Oh, isa pa, dropping it down. Chu! Naku, nakakuha pa rin ito. 9-8. Habang ang TNC binabantay pa rin, hindi pa rin. Pinapakawala ng Lord Batrencher. They're still going strong. Agawan base, oh. Agawan base. Agawan base. Ito na, agawan na. Ang ating laban dito for Omega and TNC. Grabe, Pigad. With the follow-up gear from Chakdo. Right in the Thorn Rose. Monster kill for KelVJ. The King is doing it again. Nandito yung teritoryo ng Omega. Habang ang kanilang ginagawa dito, pinapapunta na lang sa mga traps, sa depensa, nabuo pa rin ng Omega. Nag-drawing ng kung ano-ano doon. Gumawa ng constellation si KelVJ. Inikutan niya tatlong tao. Tapos si Chuman nilikot. Simulan na ang pagpasok doon. Grabe namang ejector yan na binigay mismo ni Light. Walang katakot-takot, naka-immortality. Sige, talon. Sige, tapon. Meron pa dito, inikutan pa ulit si Renjo para makuha sa but immortality is the safe passage back. Mismo dito kay 3 Martizi. Grabe, calculated. Wow. Grabe na. TNC. Doing TNC things. Welcome to TikTok, my friend. Tatandaan mo. Welcome to TikTok, alam mo anong tawag doon? Anong tawag doon? The quick release. Oy. Quick release eh, no? Oh, quick game. Tapos meron tayong Omega time. Omega game. It's Omega time. Sinimula ng pagtulok doon mismo. Na-trap si Kusei pero nakaiwas. Piga down. Hamos 3 Martizi. Iwas pa. Immortality will be used down to revive. But oh! Binalik mismo dito si Renjo. For safety, grabe ang Omega habang simula nilang paghamol dito. Light, Chu, and Kusei separated in three directions. Pero ang Omega hindi nag-overextend. Parang for me. Wala kang masabi dun sa execution nun laban sa TNC around the Lord area kasi sobrang linis. And speaking of linis, nilabas rin ang Abyssal Arrow in the midst of chaos. Last Insanity used out there for defense. KelVJ taken down Chu. And ang third bumagsak na rin dito habang ang ating... Okay, nagaling kay Light na mababato niya si KelVJ doon sa may harap ng mga members and just secure the pick-off. Kaso kailangan lang din nila bantayan kasi masyado ng kalat yung laban na nagaganap ngayon. Oh, they're trying to put pressure. Pinapalit ng mapa. Tinapon doon mismo si Chakno sa gitna para makapag-set. Piga down! Habang ngayon, ang mga members ng TNC umiikot for defense habang Lord. Ang dami nangyayari ngayon sa side ng Omega. Grabe! Pabalik! Wow. Nilabas mismo ang immortality si Chakno. Inover na lang doon sa base. Taking down the first point, Omega. Subscribe. Subscribe. Skin giveaway. Skin giveaway, guys.